Inumpisahan na ang pagbabakuna sa mga frontliners ng Dr. PJG MRMC gamit ang bakunang Sinovac mula sa bansang China. Dinaluhan ni Governor Oye Umali ang isinagawang ceremonial vaccination kaninang umaga sa nasabing ospital para sa kanilang 105 employees. Sa kaniyang mensahe, pinagmalaki ni Governor Oye ang pagkakaisa ng mga health workers upang pangunahan ng laban kontra COVID-19. The vaccination, I am fully confident because this is a medical pandemic that requires a medical solution. In Wendesia, all the stakeholders, all the mayors, and even the office of the governor act as a support group. We take pride in Wendesia. We empowered the doctors, our city health officers, our provincial health officer, the municipal health officer to take the lead. We know when just to support or after all. Nobody knows. No one has the best experience of this particular pandemic, but truly, let us all heal as one. Sa lahat sa gitna po ng lahat ng ito, hindi tayo pababayaan ng buhay pa. Dahil hindi ipinapayo ng mga espesyalista na iturok sa mga senior citizens tulad ni Dr. Humberto Lapus, Medical Chief ng PJG, ang Sinovac, ay kumatawan sa kanya si Dr. Bebot Austria na kauna-unahang medical practitioner sa lalawigan na nabakunahan ng Sinovac. Inaasahang matatapos sa loob ng 5 araw ang pagbakuna sa 721 health workers ng PJG na kinabibilangan ng mga doktor, nurses hanggang sa mga janitors. Ang 2 dose ng Sinovac vaccine ay muling isasaksak matapos ang 28 araw. Sa pahayag ni Dr. Humberto Lapus, malaking bagay umano ang pagbabakuna sa mga health workers upang maging matatag ang kampanya laban sa COVID-19. Halos 1 taon na tayo nakikipaglaban dito sa COVID-19. Ang nakita namin, ito lang ang bakuna na yung magiging isang data natin para at least meron tayong laban. Meron laban. Wala kasing gamot. Ito lang bakuna ngayon ang magiging sandata natin. Pag ang 70% of the population ng Pilipinas o in a given area ay ma-attain, yung tinatawag na herd immunity magkakaroon. Mayroong malaki ang magiging laban natin na maigo po natin itong COVID-19. Sa mga darating na araw ay posibleng magkaroon na din ng bakuna para sa mga health workers sa iba pang pagamutan sa lalawigan. Para sa Balitang Nueva Ecija, Gian Hernal Lahom nag-uulat para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.